Magkano sahod mo ngayon sa YouTube, bro? Magkano sahod sa akin sa YouTube? Secret. Boss, may plano ka bang mag-artista? Hahaha, charot. Sino nagpapatibok ng puso mo ngayon? Hahaha. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what is up mga boss, and welcome ulit sa isang napakabagong video. And by the way, it's your boy, this is Boss Jupil J of Jim Films. For today's content, tanong mo, sagot ko. So bago pa lang yan, sisimulan natin yung ating content ngayon. So sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay? So sisimulan natin, nag-post ako sa aking Facebook account kasi napaka-boring ngayon, wala akong magagawa kasi dahil sa enhanced community quarantine. So ito na lang gagawin ko para naman mawala yung boring. So ito, meron akong pinost sa aking Facebook. So ngayon, pina-private ko na para mag-start na ako sa video. Okay, number one. Okay, tanong kay Andre Pipito. How to be you po? How to be you? Para sa akin, di mo na kailangan na kung paano maging ako. Meron po tayong kanya-kanyang opinion, kanya-kanya tayong idea. Basta sa akin lang, humble lang, dapat masiyahin ka lang. Pakita mo talaga sa mga subscribers mo na masaya ka sa ginagawa mo. Okay, kay Kevin Toy Dizon, kay bro Kevin Dizon. Magkano sahod mo ngayon sa YouTube, bro? Magkano sahod sa akin sa YouTube? Secret. Sa Social Blade, estimated monthly earnings. Sa aking estimated monthly earnings, simula sa $102 hanggang sa $1.6K. Yun yung estimated monthly earnings ko. Sa yearly earnings ko nga pala, 1,200 hanggang sa 19,600. Sa YouTube po kasi, hindi po madaling magkakapera. Dapat magtiyaga ka talaga para sa yung channel, para tataas yung YouTube analytics mo. Kay Reggie. Apari, what on your mind? What on your mind? Ano ka, parang si Facebook ah, nagtatanong what's on your mind? Kung ano yung nasa isip ko ngayon. Kailan kaya matatapos yung pandemic, no? Yung COVID-19 pandemic. Yun kasi yung palaging nasa isip ko eh. Kasi gusto ko na talagang gumala. Nakakaboring kasi na palagi ka lang nandito sa bahay. Iniisip ko kung kailan kaya matatapos tong pandemic na to. Dapat sana susundin talaga natin yung ano yung pinapatupad ng gobyerno na dapat walang lalabas sa bahay, naka-enhance community quarantine. Next, kay Anthony Ibanez. Sino nagpapatibok ng puso mo ngayon? Hahaha. Alam mo ba, nagpapatibok ng puso ko yung mga supporter ko, yung mga subscribers ko. Kasi the way nila na pinapakita yung suporta nila sa akin, dun ko na-appreciate yung pagmamahal sa akin ng mga supporters ko. Feb Yangan, anong mga bagay na gagawin mo pag bored ka? Anong mga bagay na gagawin ko pag bored ako? Siyempre, sa akin dito sa bahay, pag bored ako, wala, Facebook, YouTube. Tapos dati, naglalaro ako ng mga online games. Yun lang. Pero pag boring talaga, kung wala sana yung pandemic, lalabas ako ng bahay, sama ko yung mga tropa ko, mag-victorial, ganun. Next, Khalil, who's your favorite vlogger? Favorite vlogger? Siguro marami akong nakikitang vlogger sa YouTube, mga local vlogger, yung mga taga Manila, tapos basta marami akong nakikitang vlogger. Silang lahat yung inspirasyon ko sa pagbo-vlog. Kaya patuloy pa rin ako nagbo-vlog ngayon. Pinaka-idol ko talaga na vlogger, magkapatid na si Rans and Niana. Rans Kyle and Niana Guerrero. Dati kasi yung content nila, mga dance video tulad nung ginagawa ko. Nag-dance video. Kaya ngayon, napakalaki ng subscribers nila. Kaya yung ginagawa nila ngayon, medyo ginagawa na ngayon, puro mga challenge, ganon. So, idol ko silang dalawa. Next, Grace Habines.
matagal ka na ba nagba-vlog? Actually, matagal na po akong nag-YouTube. 2009 po kasi yung account ko. Kasi nung bata pa ako, mahilig talaga ako mag-video sa sarili ko. Mag-video ako mga magic trick, kahit ano-ano na lang yung gagawin ko. Pero hindi ko alam na vlog na pala yung tawag nun. Kaya yung YouTube account ko, parang binabaliwala ko lang talaga. Tapos nung time na nalaman ko na magkakapera pala sa YouTube, nagsimula ako mag-focus sa pag-vlog nung 2018. Pero marami na akong mga video dati pa. Pero hindi ko alam na vlog pala ang tawag nun. Mahilig talaga akong mag-video sa aking sarili. Mahilig talaga akong gumagawa ng mga video, mga short film, mga funny video, kahit ano na lang yung nasa isip ko. Basta tungkol sa akin, mga slideshow. Next, galing kay Christopher Tampos. Ano ang mas maputi? White Lady o Snow White? Ang tanong niya na. Sinong mas maputi, White Lady o Snow White? Bakit karamihan sa mga White Lady, mahaba yung buhok? Isipin mo, pag yung White Lady, kalbo. Paano naman matatakot yung mga tao nun? Mas maputi, White Lady, Snow White? Nakakalito eh. Kasi hindi pa ako nakakita ng White Lady. Hindi ko alam kung sinong mas maputi sa kanila. Basta white na yun. Next! Kay Jay Conejos. Jay Conejos is your boy, Neko G. Boss, may plano ka bang mag-artista? Hahaha, charot. Alam mo, Neko J, batang-bata pa ako, pangarap ko talaga maging artista. Kaya yung trip ko na lang, gumawa ko ng mga video na alam ko sa isip ko na ako ay isang artista. Kaya gumawa ko ng mga video, mga short film. Kaya ako yung nagbida sa mga video namin, sa mga short film namin. Kasi gusto kong matry kung ano ba talaga yung feelings pag ikaw ay isang artista. Na experience ko yung mga taping, mga behind the scene na mga paggawa ng mga palabas namin. Medyo mahirap siya kasi maraming mga take. Palabas namin na fam, yung mga iyakan. At least meron talaga akong experience kung ano ba talaga yung buhay artista. Anderson Lee, favorite dance group. Dito sa Cebu at Lapu-Lapu, maraming mga magagaling sumayaw. Siyempre, idol ko yung grupo ko, yung J-Pro. Ang pinaka-idol ko talaga, ang Don Juan. Ewan ko pag tinignan ko yung video nila, napapahype ako sa video nila. Kasi para sa akin, napaka-astig nung sayo ng Don Juan. Kaya idol ko yung grupo na yun dito sa Cebu. Pero pag sa Luzon, pinaka-idol ko talaga, Rockwell at saka FMD Extreme. Doom Steven, boss, ilang taon ka na? Bakit hindi ko pa nakita na may shota ka na? Birthday ko, July 17, 2000. Mag-20. Tapos, bakit daw wala akong shota? Meron akong shota dati, pero hindi ako showy sa Facebook, sa social media. Yung ex ko, taga Mandawi, alam ng mama at papa ko, palagi silang pumunta dito. Nanonood ng practice namin. Kaya ngayon, wala na. Kasi wala naman talagang forever. Jericho Tan Gamboa. Favorite movie? Pa-shoutout sa aking channel, bro. Jericho Gamboa. Favorite movie? Paborito ko yung Bird Box, yung Blindfold. Tapos paborito ko rin yung Train to Busan. Zombie pandemic na yun. Ryan Ponce Vitor. Boss, ikailan ka sa mga kapatid mo? Sa aming pamilya, ako yung pinakabunso. Marami akong mga pamangkin na tinuturing kong mga bunsong kapatid. So ako yung pinakabunso sa aming pamilya. Marl Melton Puna, sino ang crush mo? Marami akong crush, hindi ko mapapangalanan. Kayo nang bahala, alam yun mga tropa ko eh. Jasper Ibanez, asa matug ang langaw, boss? San daw yung natutulog yung mga langaw? Ang alam ko, paggabi, mawawala sila. Sa tingin ko, nasa ano, yung mga dahon. Nakapatong lang sa mga dahon yan, natutulog yan. Pero pag may araw, lalabas yun sila dito sa aming bahay. Pag nakabukas yung light dito, tapos pinatay ko yung mga ilaw sa labas, yung mga langaw papasok kasi hahanapin nila yung may liwanag. Hanap sila ng liwanag. Kaya pag gabi, matutulog lang yan sila. Kung yellow sa Tagalog, unsay binisaya sa eyes. Follow up question, Jasper Ibanez. Ambot. Hindi ko alam. Eyes. Joshua Olson. Sino nagtulak mo para mag-vlog, boss? Okay, magandang question yan. Yung pinakaugat talaga ng pagiging vlogger ko, yung mga kaibigan kong kababata, si Simon at saka si Charlton.
mga kaibigan ko. Kasi sabi nila, meron daw ako mga camera. Bagay talaga daw sa akin na maging vlogger. Shoutout nga pala kay Joshua Olson. Napasabak na ako sa Tagalog. Napasabak. Etan humawas. Nga no, walay pahinumdum ang post puro. Bakit walang commercial yung post puro? Kung nga no, walang commercial ng post. Para sa akin lang, hindi pinapakita sa TV yung post puro. Lalo na yung mga lighter. Kasi bawal makikita sa mga bata. Baka sundin nila kung ano yung ginagawa sa commercial. Parang ganun, iwasunog na rin. Mike Lore Lawrence Hulayco, kuya, gwapo ko. De, bati ka na ako. Joke. Alam mo, Mike, walang nilikha yung Panginoon natin na pangit. Lahat tayo, pogi. Lahat tayo, puro tayo gwapo. Puro tayo, maganda. Walang pangit na ginawa yung Panginoon. King J-Ski. Shoutout po na YouTube channel ko. King J-Ski. Shoutout kay King J-Ski, YouTube channel. Boss, paano ka po nagsimula mag-vlog and how to be you po? Ayan, paulit na yung question niya yung pangalawa. Paano ko nagsimula mag-vlog? Kasi pag sabihin natin na nung 2009 ako, simula ko sa mga video. Kasi pangarap kong makita yung mukha ko sa YouTube channel. Pinagpraktisan ko kung paano mag-upload sa YouTube. Ayun, nakuha ko. Kaya nagsimula akong mag-video. 2009 talaga eh. Pero nung 2018 na, nag-focus na talaga ako sa pag-vlog. Kasi nakastart akong makuha yung unang sahod ko. Kaya nagustuhan kong mag-vlog. Ang ganda kaya maging vlogger. Walang makikialam sa oras mo kahit tulog ka pa, kahit matutulog ka ilang oras, kahit hindi ka nagigising, walang makikialam sa oras mo sa pagbablog. Kasi ikaw ang boss sa yung YouTube channel. Para sa akin lang. Okay mga boss, sana nag-enjoy kayo sa video na to. At syempre, hindi natin kalimutan yung mga boss natin dyan na gusto magpa-shoutout. Shoutout nga pala kay Arch Rivera, Joshua Orunga, Joshirel Velasquez, Ralph Dave Aligres, Dante Ibale, Ryan Ponce Vitor, Dave Walker at ang pinakahuli, Vince Jetro Abukay. At sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, uulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, Junvel Hilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong video. Okay mga boss, hanggang dito na lang. Watch more videos at Junvel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.